So makikita nyo po, ito po ay umaatake mula po dun sa puno ng palay papunta sa taas. At mapapansin nyo nga, ito nga, green na green pa yung iba. Siya naman, kulay brown na lahat yung dahon, sunog na sunog, tapos bilabilao siya. Ito po, pag hindi ito naagapan, napakabilis po nitong kumalat. At halos kung ito po hindi nyo maagapan, baka 90 to 100% wala po tayong anihin. Umaatake po ito sa palay natin kapag... So yun, isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay driving po ulit ako. At nandito po tayo ngayon sa Malinaw na Wuhan, dito po sa probinsya pa rin ng Oriental Mindoro. At napadaan po kami dito sa isang palayan dito po sa kanan. At napansin ko po na merong lugar na kung saan ay parang nasusunog na bilabilao lang siya, no? So gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano pong itsura niya at sasabihin ko din po sa inyo kung ano po yung insekto na umaatake na kapag ganito yung nakikita natin, ano po. So bababa po ako para makita nyo at ibibigay ko rin po sa inyo yung mga chemicals na pwede nyo pong gamitin or bilhin sa inyo pong mga suking agricultural supply kapag sa inyo po ito nangyari sa inyo pong palayan. At kung meron naman po kayong experience na ganitong pangyayari sa inyo pong palayan, ay i-share nyo po kung ano po yung ginamit nyo sa comment section at pwede nyo rin pong sabihin kung naging epektibo po ba ito. So, saglit lang po mga saka, no? So, ito po mga kasaka. Yan. So, ito po mga kasaka, nakikita nyo siya. Yung ripening stage na siya, pero makikita nyo po itong part na ito. Tawag nila dito, nagbibila-bilao. Tapos pansin nyo talaga, kakaiba siya dun sa lahat kasi sunog siya, pati yung dahon, tuyon-tuyo na. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, ipa na to. Tapos brown na yung dahon niya. So ano po ba yung insekto na umaatake kapag ganito yung nakita nyo po sa inyo pong palayan? So, yan. Ito po mga kasaka, kung nakikita nyo po, ano, sunog na sunog siya. Ano po bang insekto yung umaatake kapag ganito yung nakikita po natin sa ating palayan? So, ito po yung tinatawag or mas kilala po sa hanip sa Tagalog. BPH or sa English po, ito po yung brown plant hopper. So, makikita nyo po, ito po ay umaatake mula po dun sa puno ng palay papunta sa taas. At mapapansin nyo nga, ito nga, green na green pa yung iba. Siya naman, kulay brown na lahat yung dahon, sunog na sunog, tapos bilabilao siya. Ito po, pag hindi ito naagapan, napakabilis po nitong kumalat. At halos kung ito po hindi nyo maagapan, baka 90 to 100% wala po tayong anihin. Umaatake po ito sa palay natin kapag ganitong edad na, ripening stage. So, gusto po ipakita sa inyo yung itsura ng puno niya, no? So, yan. Mga kasaka, kung makikita nyo po, ano? Tuyong-tuyo na siya. Ayan, tapos, pag pinagpagpo natin yan, oh, napakaraming hanip. Yan. Kinakain niya po yung punong bahagi ng palayan, kaya siya namamatay. Yung punong bahagi ng palay, ang kinakain niya. Kita niyo po, yan yung mga kulay puti. Yan na po yung mga adult na siya. Na maliliit lang, na kulay brown, na medyo puti na siya. So, yan. Kita nyo po halos lahat yung ano, pero kapag tiningnan nyo yung iba, ito po, green pa. Pero nag-uumpisa na siyang lumipat. So, papunta na rin siya dun sa stage na kinakain. Grabe, anong dami, ano? Eh, ano? Ang dami. So, marami naman po tayong mabibiling mga chemicals na pwedeng ipang-spray natin dito. At lalagay ko po yung mga pictures or yung active ingredients na pwede nyo pong
itanong sa inyo po mga suking agricultural supply kung available po. So yan, ito po yung ang tawag po dito ay hopper barn. Dulot po ng BPH or brown plant hopper or mas kilala sa Tagalog na hanip. So yan po mga kasaka, sana po ay nakatulong ako sa inyo. Salamat po sa panonood.